Ako nga pala si Dwight Ramirez. So they call me Boss D, Amo D. So I represent the True Fit Crew community. So TFC is global. Global siya. Say you come and do on the chase. Like no day that you all in my face. Fuck what you say, bitch, still on my base. Better for you, I'll be calling them days. Took me alive just to keep up the pace. I'll be a god, I'ma follow my ways. I'ma be humble, you stay in your place. Fucked up a case, you a fucking disgrace. Say you'll be gone and I'm doing the chase. Like no day that you all in my face. Fuck what you say, bitch, still on my base. Better for you, I'll be calling them days. Took me alive just to keep up the pace. I'll be a god, I'ma follow my ways. I'ma be humble, you stay in your place. Fucked up a case, you a fucking disgrace. May body club buckler dyan ha, brand new. When vlogs the car guy. Yo boys, what is up? Kumusta? At yon, panibagong vlog na naman niya. Kasama ko ngayon si Willis. At pupunta kami ngayon sa meet ng True Fit Crew. So papunta kami ngayon sa Bulacan, doon ang meeting place. At ayun, pakita ko sa inyo mamaya kung anong meron niya ba sa True Fit Crew, tsaka kung ano yung mga kotse doon. Tsaka ayun, let's go. Abangan nyo na lang, tingnan natin yung mga mga. Tayo sa mismong event ng True Fit Crew at
Yun nga, ipapakita ko sa inyo mga kuis mamaya kung ano yung mga dala nilang auto tsaka yung mga iba't ibang buo nila. So iikot ko kayo mga kuis. Kaya abangan nyo, tingnan lang natin yung mga mangyayari. So nandito nga kami sa Bulacan ngayon at hindi ko alam kung anong lugar to, pero ayan, nandito na kami. Ayan na yung lahat ng dress na nandito. Kung makikita nyo, sobrang dami namin dito. At ayun nga, maraming salamat sa Trupit Crew sa pag-welcome sa akin dito. Medyo wala akong alam sa jazz, pero ayun, ikutin natin mamaya. Oh, bait naman yung tao dito. At dala nga namin yung kay Yui na Honda Jazz GK. Ito yung GK na nireview nga natin. At ayun, let's go. Ikot kayo mga kuis. Yun. So yan, mapapansin nyo, puro Jazz GK dito. Hindi ko masyado lang mga MMC tsaka pre-MMC. Meron din ditong GE. Yan. Halos lahat dito mga kuis. Napansin ko sobrang gaganda ng build nila. Puro mga naka CE28, lahat orig, lahat may binubuong mga kung ano bang dapat ibuo nila, mga Japan inspired, Japan build, mga period correct. So ayan, nandito. So ito, pinaka solid para sa akin mga kuis. Yan oh, grabe. Ganda, simple. Pero ito hindi ito yung MMC eh. Pero yan, naka TE37 na 15, tapos grabe, solid, sobrang simple. Tapos yan, may mga GK, may GD din dito kung makikita nyo. Yan mga GD mga kuis. Yan, iba't ibang setup. Tapos ito, ito pa mga isa sa mga solid. Ganda ng build mga boss. Yan o. Ito yung forge na ngayon ko lang to nakita eh. Yung CE28 na ganito, na ganito yung colorway. Tapos di ko alam kung ano tawag dito. So naka Wildwood. Ito yung kay Brian na Honda Jazz. So hybrid ata ang binubuo niya. So yan, naka SR7 dun sa loob. So yan o, sobrang simple mga kuis kung makikita nyo. Ganda. So ito, JDM din katulad nung kay Yui. Yung taillights niya. Boss, bali naman dyan mga boss. Boss, bali naman dyan. Ay, ito pa mga kuis, yung sobrang solid. Isa sa mga solid na just na nakita ko dito. Sobrang ganda, promise. So, parehas lang siya din nung kay Yui. So, naka CE28, naka Advan Niyoba. Pero ano, kasi puti siya, tapos naka magnesium blue na CE28. Sobrang ganda, tapos pinardner niya sa puti. Grabe, sobrang solid nito mga kuis. RS din siya. So, straight JDM din. Ayan, kung ano yung naki-Yui. Yun din yung halos niya. Pero iba yung dating, kasi sobrang ganda men. Ayan, naka rear disc na din siya. Ayan. Ako nga pala si Dwight Ramirez, so they call me Boss D, Amo D. So I represent the Trupit Crew community. Well, yung TFC kasi, we started out as a group of friends. So we are members of the previous jazz clubs. Now, our vision, yung TFC, well, TFC started out in the US and we have in sa Dubai. Ah, so TFC is global. Global siya. Then TFC is a community of jazz members. Mm. So our vision is to bridge the gap of all jazz members of any particular club they are in. So this is the meeting place. We started out last year. So we consider this as our anniversary. Mm. So the community grew and a lot of our members our jazz other jazz enthusiasts joined us for this meet. So every now and then we schedule a meet, then ayun, dumami sila. The community focuses on jazz itself. So we share ideas on how we build our jazz and also to promote the right build. Mm-hmm. Whether it's for jazz GK, GD, or GE. So yun mga kuis, meron tayo share na isang kakaibang Honda Jazz dito, which is the isa sa mga street po na GK. At ang owner si Winjoy. Master Win yan. Tsaka kasama natin si Sir Dwight. Hello, para okay. I-explain yung ibang mga piyesa dito. So yun, ikutan natin. Let's start sa performance parts niya.
Then, si Master kasi, we want to have a build na straightforward, like spoon and Cusco. Okay? Then, nilagyan namin siya ng, for the intake, we put in the Group M specific for GK. Then, we even put the catch gun, the T-Rev Jace Racing for his breather, and some Cusco accessories like so the battery type. So, explain nga ulit natin kung para saan tong catch gun na to. Para... Well, for the, ano, yung catch gun kasi is like when the engine works, like meron siyang blow-by oil. Then, bumabalik yun sa manifold. So, from the term itself, catch. So, it catches the blow-by oil. Hindi siya pupunta dito sa intake. Okay. Then, ayun. We have the body club condenser. So, it's like a volt stabilizer. Then, another spoon radiator caps, spoon oil cap, and even we put in the spoon carbon fiber hood. This original to. Original, yes. Then for the handling, we put in the Cusco front strut bar. We even put in the Cusco lower strut. Medyo hindi siya kita. Ah, meron pa siya. Meron siya sa, ayun na yung blue. Ayun, minahin pa. Ah, okay. Yes. Yes. Para sa ilalim. Yes. Ngayon ko lang din narinig yun. Yun. The difference between the Cusco and yung OEM na... Actually, may OEM na lower strut. Mas makapal lang si Cusco. Ay, si Cusco, son. Then, ayun. Then, spoon SW380, which is GK specific. Then, Advan Niova, the rubbers. Spoon monoblock. Then we upgraded his drum brake and converted it to rear disc brake using spoon brake pads. So on the interior, some accessories for the Honda specific, fit garnish. So syempre we represent yung JDM na build. Then Honda Access na illumination, dome light, the pillar light. Ah, ito, no? Yes, the pillar light. Ang ganda. Ayan, oh, yung mga onti. And the shifter console. Ayan, may daw siya. Ah. Oo, man. Then, for the electronics naman, we put in the Grady informator. So, parang ano to, mga dito yung... It's like, parang ano siya, ZD. Yung tag. Ayun, nakikita natin yung mga temperatures. Yes, yes. Details. Actually, those are two. Ito, this comes from the OBD sensor. This comes from the sensor itself sa engine. Yeah, ito ang ganda nito. Yeah, this is the Grady Sirius. Ah, okay. Then the JDM gauge. Oh. Ano siya? No, 180 lang, di ba? Mm-hmm. It's a JDM gauge. So, ayan. Rearview mirror, Honda Access. Forgot the door light, may ilaw siya. Oh, uhan. So ito Japan din yung mga. Yes, Japan. So yung roll cage. There are two kinds of roll cage kasi. We have the two seating capacity lang. And we have the full capacity na which is this. Okay. Makakasakay pa rin yung mga passenger. Ayun, then we even put in yung dalawang Cusco na add-on bar na CF. Ayan. So, even the rear. In order for us to fit nga pala yung spoon na monoblock. Yes. Master Win opted to have ARP. To change the studs. Long studs. Long studs, ARP studs. So he's using the race na open-ended and one spoon na lug nuts. Ang galing. Bakit ganun yun? Ba't iba tong isa? Then, well, Master wants to still show that he's still following yung spoon. Ah, okay. Para lang ano. Yes. Ayun, aside from that, our next plan is to change the carbon fiber wing to seeker wing. That's our next project. Pero basically, sobrang solid. Wala na akong masabi.
Dahil kay Master Winto, maraming salamat sa pag-share. Thank you, sir. Ayun. Makikita niyo. MMC 2018 na MMC GK. So, nakakabit muna dito sa engine bay. Ang owner nito, yung tropa namin, si Alan. Si Alan, yun. Asan yun? Yes. So dito, sa engine, Cusco strut bar. Same dun kay Master Win. Oh, parehas nga lang din. Oh, tapos ito, top fuel with Cusco all catch can din. Talagang meron nagkakabit talaga sila kasi ng... para dun sa excess oil. So bali talagang issue sa just yun na... Hindi naman siya issue, kumbaga parang para lang din siya. May tinansa rin siya, parang hindi na... Ah, para sure lang talaga. Okay, so... Then sa ano niya, nagkabit na rin siya nung... Ito, Cusco na rin ito na battery tie down. With... ano nga ba ito? Basta... Ito yung battery cut-offs na banggit. Battery cut-off, sorry. Oh. Yan, battery cut-off. Ngayon ko lang din nakita ito. Yes. May ganun pala. So, kasi ano, si Alan, ano siya, sumasampa ito ng barko eh. So pag hindi nagamit, off na lang. Off na lang. May ganun pala. No? Ano ang binubuo ni Sir Alan dito? Actually, wala siyang sinusunod na team. Kumbaga, aftermarket. Aftermarket. Aftermarket yung inaano. So bala nung GK ito, pre-MMC, wala ako idea sa mga ganun. MMC na siya. MMC na siya? Yes. The pre-MMC, katulad ng white. Ayan, ganun yung pre-MMC. Then, dito sa grill niya, ito rin naka sensing, Honda sensing na emblem. Yes. From Japan din. Japan din. Kasi lumabas sa atin yung normal na emblem lang. MMC na hybrid na headlock. And then, Stanley na yellow fogs. Tapos, ito na... Ito mga Japan na din. Yes, Japan. Stanley. Stanley. Stanley siya. Kasi yung parang ordinary lang yung nakakabit sa mga MMC. Mm-hmm. Tapos hindi siya yellow, no? Hindi siya yellow. Parang clear lang pagka... Tapos nagkabit na rin siya ng aftermarket na chin para mas aggressive yung pogi nga eh. Stance niya. Tapos dito tayo sa wheel centers naman, kuya. Sa wheels, ito. Ano na rin ito ngayon, RE30 na 16s. Parang rare siya, no? Yes, sir. Medyo nagmahal na rin yung mga... Yan yung mags ko yun. Tapos naka... 16 siya. The center cup niya, correct din siya sa RE30. Ah, para sa RE30 talaga, yes, to? Yes, so ito talaga yung sa RE30. As far as I know, yun talaga yung sa RE30. Talagang yun ano. Tapos naka caliper na... Yes, endless. Tapos ito. Yung ano niya. Pang din siya. Ah, ito yung pang hybrid na sinasabi. Maikli, no? Maikli lang siya. Hindi siya yung turn parang... Turn brake na rin siya. So, rebid muffler. Oo, oh, tatambay ka boss para papalamig muna bago sa tipa. Hindi ko nasukat boss. Hindi na namin tinignan kasi inang adjust. Ito, I think this is ano, Zero Fighter na rear strut bar. Basic. Yan, Recaro. Basic ba yan? Medyo madiin itong si Allen. Oo nga. Recaro, SR7. SR7. Yes, low bolster siya. Oo, oh, man. Tapos, iba na yung steering wheel niya. Yes, ito, personal. Plus, works bell na hub, paddle shifter, tsaka yung para makabit niya yung steering controls. Meron din siya, yes. Separate. So, kasi, ito binibili ito ng iba? This is, galing sa stock na steering wheel. Pero kailangan pa namin ng bracket para makabit din siya. Ah, ganun? Oo, para makabit din siya. So, mahirap din pala talaga magpalit ng, Mas magasto siya pag may paddle shifter. Kasi kailangan mo pa talaga magkabit. Kailangan iba ito, no? Separate, yes, talaga para... Works bell din siya eh. Medyo price yata eh. Mahal na rin ang price niya ngayon eh. Grabe. Then, sa gauges, Defi, N1. Yan yung medyo bago-bago na na gauges. Oo, napansin ko kulay blue pati. Hindi alam ko, wala na siya control unit eh. Ah, basta gano'n na lang. Yung mga sensors niya, recta na siya. Need for control unit. Throttle controller niya, 5-watt. Anong throttle controller? Anong ginagawa niya? Basically, kinokontrol yung throttle para kung gusto mo ng, ang alam ko, medyo pwede mong makontrol yung tapak mo sa... Ah, sa gas? Yes. Para nako, para hindi sobrang... Parang yun yung pagkakaalam ko sa use niya. Puro Japan. So, ayun yun, Yuya. Thank you sa... Thank you din. Boss, salamat sa pag-share. Thank you. This is a 2021 Honda Jazz MMC. Built this
Pet Hybrid L Honda Sensing. Bale, variant siya sa Japan na yun lang talaga yung sinundan ko. So this is straight na hybrid na. Straight na. Straight na hybrid L. Then from headlights, fogs, emblems, lahat ano siya. Ito yung headlights ng hybrid, no? Hybrid headlights. So paano malalaman kung hybrid ba yung ano? Compared to RS, medyo bluish siya. Itong mags, discount na siya, na si 28. Oo, ngayon ko lang din to nakita itong gantong pula na. So ito yung original color. So, kailan to production date? Prod date nito is 2018. Pero brand new namin siya nakuha. Tapos wala na siya ngayong release? Wala na. Then yung offset niya broken din. Ah, sa harap, plus 48, sa likod plus 42. So, tapos naka-caliper ka din na? Oo, na Wilwood. Tail light. Ito yung difference niya from RS. Same, bluish din. Ay, alin dito ang bluish na part? Etong part lang na to. Ah, ito lang. Oh. Talaga nag-blue. Ayun. Tapos, ano pa ba? Exhaust, muffler, body club, midpipe, zero fighter, tsaka downpipe. Ah, buo na, no? Straight na talaga. Except headers kasi medyo sensmatic siya, baka magkaroon ng power loss pag pinuo natin. Pag pinuo natin, syempre, kakailangan natin mag-remap. SR7F. So brand mo din ito binili? Ito yung F. Nakuha namin siya from co-member din sa TRC. Ito din, no? Hybrid na nakalagay, no? May hybrid na step seals. Step seals. Tapos, naka-iba ka ding ano? Personal na steering wheel. Then, works bell na paddle shifters. And may pivot din na throttle controller. Oh! So, medyo mas smooth yung arangkada. So, kaibahan ba nito sa hybrid tsaka RS? Talagang body kits lang? Oo, mostly. Pero may mga features din si RS na wala nito. Tulad na side airbags. Ah, pero mostly ano lang, kits lang din tayo. Pero sa makina same sila. Oh, same lang. 1.5. So yun lang, oh. That's it. Thank you bro, sa pag-share. Wala si Adi Pere. Ano pa ba? Ayun lang. So, ibutan na natin. So, eto. Dumaan na tayo. Jeannie Jerwin Umali. Aftermarket build Spoon and RS. Team kasama. So yun, naka T37 16 tapos Spoon twin block, BBK, tapos sa loob niya ano, full RS. Meron siyang sige dito ako yan, RS na gauge trims, Spoon steering wheel, works bell. Alam ko, kuya, ba't kulay red yung gauge niya? Ganto talaga? Sa RS yan, yung special ng RS. Meron ganyang kulay talaga. Actually, may kapartner siya na sa stock naman ni Bella, meron siyang trims din na ganyang kulay. Tsaka red shift knob. Yun yung pinaka. Japan yan. Japan din. Yes. Bride Eagle. Tapos, meron siyang aftermarket na wiper delete. Tapos yung mga emblems. Tapos, Miracle Crossbar. Miracle Crossbar. Para sa mga help sa bad roll. Oo, sa bad roll. Yun. Tapos itong taillight is? Taillight nga is, Japan din yan. Japan din to, RS. RS na. RS naman yan. Na clear taillight. Clear taillight. So, dalawa kasi siyang type. Ito yung RS, tapos meron siya yung hybrid, yung mas clear na medyo bluish naman. Mas clear. Yung pinaka-cover niya. So, pare sila RS. Tapos, muffler, Kakimoto. Kakimoto. Tapos naka midpipe din to na Jace Racing. Ayan. Ayan lang, mostly. Sige. So, yun dito, no? So, doon naman tayo sa kabila. So, itong isang auto naman is, anong build naman ito? Ito yung full RS catalog build naman. Catalog ito, build naman. So kung yung nandun sa brochure niya. Yung mismo nasa brochure. Yung sinusunod niya. Parts, lahat. Even the mugs,
catalog din siya. RS catalog. RS headlight. Ah, dito ano? Ito'y stock na or Japan din? Japan din. Ah, yung Japan. Yung RS build niya talaga, ganito yung headlight niya. Hindi kagaya nung sa ito kasi RS na rin. Yung sa yung ordinary kasi silver yung loob. Ah, silver pa, hindi parang anong tawag doon? Black to. Black oh. Ito sa kanya black yun daw. So yun yung RS niya. Tapos RS na seats. Ito full RS interior kasi ito kay Eric. So yun lahat RS. Itong mga trims na to. Original na Honda Access panel. Palit na din itong sa dash. Kale. Dito yung... Ito. Itong trims. Ah, yung mga... RS na yan. Tapos RS na steering wheel. Shift knob. Center console. Mm-hmm. Tsaka yung ano. Armrest niya. Puro orange RS stitch yan. No? Pagka... Yes. Puro RS. But para match siya dun sa upuan, RS din yung upuan. Pati likod. Yes, full RS yan. Linis. Clean build ng catalog yan. So, meron tayong RS. Original na RS wing. Tapos emblems. Grady Spectrum Elite. Mm-hmm. Tapos naka HKS midpipe din to. Ah, kailangan yun. Yan, RS taillight din. Ito ang tawag dito sa build na to is? Ito, aftermarket siya, spoon RS combined. Uh-huh. Tapos ito, full RS catalog. Catalog. Pares yung Just GE or Fit GE na MMC. MMC. Tapos, itong sa akin, ayun. Pre-MMC naman siya. Pre-MMC. Siya yung mas naunang version sa dito sa dalawa. Sa dalawa. So, kumbaga sa GE, ito yung unang labas na ano. Oh, tapos pre-MMC, tapos MMC na yung sumunod. So, yun. C28, Grady, BBK. Laki, no? Oo. Oh, 300. Sagad na, no? 300 ang rotors niya. Malapit ng, ano, konti na lang. Oo. Oh, para maganda yung fitment. Tapos, interior niya, wala naman masyado kasi sa build ko rin. Ito yung generic na or yung stock, ganyang kulay lang siya. Pero RS gauge na rin siya. Ah, yes. Tapos spoon steering wheel, Japan matting, tapos bride digo din. Ganda. Pati railings, yan, bride. Yes, din. Tapos wala ka ng ano, wala tong paddle shifters na. Nag-paddle delete na yan. Ah, paddle delete na. Pero dati, nung... Meron siya sa stock. Meron siya. Sa stock meron siya. Tapos, RS pedals, yun. Ah, ito pala yun. RS pedals, yun. Yun lang. Tapos, sa likod niya, same din. RS wing. Honda Access, wiper delete. Wiper delete. Tapos, yun. Cusco, rear strut. Pansin ko lahat halos ng GE naglalagay ng rear strut, no? Sa rear strut. Nakatulong din kasi. Oo nga. Saka mataba kasi masyado yung body ng Jess, no? Tapos, Grady Spectrum Elite din, same lang kay Eric. Mm. HKS midpipe, ano pa nga ba? Weapon R headers. Sa engine bay naman. Wow, masikip na ano, no? Sa GE talaga, masikip siya. Ganun talaga. So, Cusco strut, HKS R suction. Ito, Cusco palit na rin yan. Tapos, yan, yun lang. Mostly ito yun. Mga oil cup lang. HKS din. So, yun lang, kuya. Thank you sa pag-share dun sa tatlungan. Salamat. So, yan, hanggang dito na lang yung video, no? At gusto ko lang din magpasalamat sa True Fit Crew sa pag-welcome sa akin dito sa meet nila. Saka salamat kay Sir Dwight na nag-welcome dito sa akin at tumulong sa pag-vlog dito sa meet. So, yun. Again, thank you, Wen Vlog. Isang karangalan na makasama ka sa meet namin. Hopefully, makasama ka ulit sa upcoming meets namin. Para at least, di ba? Again, thank you. Thank you. Maraming salamat. So, yun. Hanggang dito na lang. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe. See you on the next vlog. Bye-bye.